Ano ito? Yak, Kadiri. Hindi ito yung iniisip ninyo, ha? Napaka-green-minded ninyo. Para saan ba to at saan ginagamit? Marami sa inyo hindi na pinapansin to o hindi napapansin. Pero alam nyo ba na napaka-importante nito sa karneng binibili natin sa supermarket? Hindi natin ito makikita sa karaniwang palengke. O kung pupunta kayo sa palengke, wala kayong makikita na ito. O makinig ng mabuti at hindi puro green-minded ang naisisip nyo. Ito ay isang absorbent pad o absorptive pad na karaniwang makikita sa pinakailalim ng karneng nabibili natin sa supermarket. Alam nyo ba, ito ay nagsisilbing tagasipsip ng anumang moisture tulad ng dugo o liquid fats na lumalabas mula dito sa karneng ito o sa isdang binibili ninyo. At alam nyo bang malaki ang naitutulong ng absorbent pad na to para mapanatiling tuyo ang mga karneng nabibili natin? Sinisipsip kasi ng absorbent pad yung mga extra moist tulad ng dugo or liquid fats or kung anumang moisture meron ang karne na bibili natin. Kaya napapanatiling tuyo ito sa kanyang packaging. Alam nyo ba na ang mga liquid na lumalabas sa karneng binibili natin ay pwedeng pagmulan ng active bacteria na pwedeng pagmulan din ng foodborne illness na pwedeng makasama sa ating katawan. Nakakatulong ito para sipsipin ang mga extra liquid na nanggagaling sa karneng binibili natin. At hindi lang yon, ang absorbent pad na to ay nakakatulong upang manatiling sariwa at maganda ang physical na anyo ng karneng binibili natin. Hindi lang sa karneng baka mo ito makikita. Makikita mo rito sa karneng baboy, sa isda, sa shellfish, hindi ka makakita ito. Siguro sa isda lang. Sa gulay, hindi pa pwede. Hindi ka rin makakita nito. So, makikita mo lang itong absorbent pad dun mismo sa may mga proteins na may juice na katulad nito. Ang absorbent pad na ito ay gawa sa dalawang klase ng absorptive material. Una ay ang cellulose purified plant fiber na siyang sumisipsip ng mga extra liquid galing sa karne. Ang pangalawa naman ay ang silica gel purified sand na siyang nag-solidify at ginagawa niyang gel ang mga liquid na nanggagaling sa karne. Ito ay nababalutan ng non-toxic plastic material, kaya safe na safe gamitin ito sa loob ng karne. At alam nyo ba, ayon sa manufacturer nito, ang isang pad ay kayang sumipsip ng 40 to 50 grams ng liquid na galing sa karne yung binibili natin. Kung aksidente mo naman itong naisama sa pagluluto mo, huwag kang mag-alala. At ayon sa manufacturer din ito, safe din itong may sama sa inyong pagluluto. Kasi may iba, aksidenteng o hindi maiwasan na isasama ito sa pagluluto. May ganon. May ganon mga instances at may mga ganong pangyayari. Kaya ingatan mong huwag itong maisama sa pagluluto. At ayon sa USDA Food Safety and Information Services, kung sakaling malulun nyo naman ito o may isama nyo sa pagkain nyo, huwag mag-alala. Parang kanta ni Andrew yan, huwag mag-alala. Huwag mag-alala kasi highly digestible naman ito. So nadadigest siya sa loob ng katawan at walang masamang epekto sa loob ng ating katawan. Pero, huwag mo naman sasama sa pagluluto mo ito. Hobbies naman, di ba? Pag sinama mo ito, di ko na alam sa'yo. O yan ha, alam na kung para saan ito at kung ano ito. Kaya huwag kang magpapanik pag nakakita ka nito sa iyong binibiling karne sa supermarket. Magpanik ka kapag wala nito. Ibig sabihin, hindi safe ang binibili mong karne dahil wala nito. Okay? O sana may natutunan ka sa video na to o sa maikling video na to tungkol dito sa absorbent pad. Kung hindi ka pa nakapagsasubscribe ay mag-subscribe ka na at i-hit mo ang notification bell icon para magkita-kita tayo sa susunod na video. Okay? Mag-ingat po lahat. Paalam!